Hey! Good afternoon. So kahapon na nandito tayo sa Centro Leona Galleria. So napag-usapan doon after nung last video natin kahapon, alam na nila tong tungkol sa gallery and gusto nga nila yung ganun, yung promotion internationally by social media. So yung isa, yung kuya ni sa patron Eric, attorney Eric, gusto sana niya magkaroon ng documentary, no? Bawat artist, parang sina Picasso, no? Sila sina De Kooning, sila Matisse, no? Sina Renoir, Degas, yung mga sikat, Michelangelo, Leonardo, no? Nagkaroon ng documentary, pero nangyari yun, nagkaroon sila ng documentary long after patay na sila, no? Ngayon, ang gusto kong gawin, yung habang andito pa yung mga artist, bigyan na sila ng documentary para malaman kung saan sila nagsimula, saan galing yung mga styles nila. Yun, maganda raw idea yun. Kaya lang, of course, meron yung overhead. So, kung kumikita lang ng maayos tong studio, pasimula pa lang yun. Pwede naman sanang ano yun, parang advocacy libre na lang. Kaya lang, baka hindi mag-survive yung studio kung ganun yung style. Kaya yung may mga 10 artist doon na gustong bigyan ng documentary, hanapan namin ng funding kung paano magkakaroon sila ng documentary bawat isa. Actually, that will cost around 5,000 bawat isa, no, sa paggawa ng documentary na lang. Yan yung pinaka-minimum, lalo na sa inflation yun, minimum. Kasi syempre kailangan natin kumuha ng mga shots sa bahay nila o sa outside, kung saan man, kasi sila nalala na mamalagi. Kung assemblance artist, saan ba sila namumulot, gano'n. So, at will cost, hindi lang basta editing, no? Iba pa yun. Iba pa yung voiceover dito, iba pa yung cost dito sa studio. Pero it's an idea, no? It's an idea, kasi syempre yung mga sponsors tayo, pero not enough, ano? Pero yun nga, banggitin ko na, sponsor natin ngayon is master artist, cloth artist, Octi De Los Santos, right here. Yan si Master Cloth Artist, Master Octi. Ngayon, si Master Artist Octi, kasi kahapon medyo nagre-red wine kami nila Attorney Eric, no? Patron Eric, kasi retired na si Attorney. Dapat Patron Eric na lang tawag sa kanya. Patron Eric, kasi Patron of the Arts, no? So ito si Octi. Nakita ko dun sa museum nga, si Central Leona Galleria Museo, wala siyang cloth art. Ngayon, tatag kita, Sir Eric, no? Tatag kita, tignan mo yung idea na kung pwede, maglagay tayo ng isang cloth art dyan sa Central Leona Galleria. No? Pag-usapan natin how it goes, pero marami ito eh, marami ito. Ang nasa akin is 7, pero marami pa sa labas. Marami pa sa bahay, no? So kung gusto mo, maglalagay tayo doon ng cloth art. Cloth yan, no? Pinagtagpitagming cloth. So what I have here is of course Andres Bonifacio, Sheikh Muhammad, and I have here Jose Rizal, and there is the Juan Tamad, maganda rin, and of course that Blossom Flowers. Maganda rin silang lahat. Kaya lang, syempre, mas gusto ko to. Parang dito, uno-uno na bigla. Talagang kakaiba. And of course, upcoming na rin ang Andres Bonifacio Day. So, this art is available for sale. Lahat nung nandito is for sale. Let's talk about Andres Bonifacio. Total buwan naman niya to eh. Let's talk about him. He is the father of Philippine Revolution. Huwag nating kalimutan 'yon, ha, mga kabataan. Hindi siya bayani at hindi siya kung sino-sino lang, no. Hindi siya TikTok star kaya sumikat. Siya ay bayani. Hero. Kung sinasabi niyo may mga superhero, ito ang tunay na hero. No, ano ba ginawa niya para naging hero? Tsaka ano ba ang buhay niya? Alalahanin natin dahil malapit na ang kanyang kaarawan. Okay, let's do it.
Of course, ito si Andres Bonifacio E. De Castro. So, alam nyo, pag binabanggit nyo yung mga surnames, malalaman nyo na rin, no? Yung De Castro, kaya Noli De Castro. Ito, middle niya is De Castro. So, Andres Bonifacio E. De Castro. Pinanganak siya noong November 30, 1863 sa mga magulang niyang si Santiago. Oh, di ba? Kunwari rin naging mga pinangalan ng Santiago and Catalina, no? So, 'yun ang mga magulang niya. Itong si Santiago, ang kanyang tatay ay isang chief lieutenant ng mayor ng bayan nila, no? So, chief lieutenant nasa parang government na rin, no? Tapos itong si Catalina is a work supervisor sa isang cigarette factory. So, pareha sila nagtatrabaho. Kaya hindi sila sobrang hirap pagaya ng iniisip ng iba, no? Na mahirap siya dahil siya ay, alam mo na, di ba, nakakamesa chino ba yun? Tapos may hawak na itak, no? Parang ganun lang. And so, kala mahirap siya. We'll talk about that itak, ha? So, yun nga lang. Ang nangyari kasi dito, kaya siya tinawag na mahirap kasi naghirap sila nung teenager na siya kasi panganay siya. Tapos, namatay yung magulang niya, dalawa, sabay pang matay nung 14 years old siya. Ngayon, meron siyang natitirang limang kapatid na kailangan niyang buhayin dahil nga siya ang panganay, no? So, tignan niyo yung mga pangalan nila. Procopio, o, di ba? Pag narinig niyo yung pangalan niya, nagtatawanan pa yun, no? Nakikita siguro sa street sa Maynila yan, no? Procopio, Trocadio, Siriaco, may kakilala pa akong ganyang pangalan, Siriaco. Tapos yung mga babae is, ewan ko, Esperadillo. Ewan ko, pambabae ba yun? Esperadillo and Maxima. So yun ang binubuhay niya yung lahat ng yun. So tumigil siya sa pag-aaral, tapos kailangan niyang gumawa ng paraan, no? So nagtitinda siya ng mga cane, yung tungkod, at saka bamboo cane, at saka papel na abaniko, no? Pan. So, hindi pa rin enough yun kasi ang dami nila, no? Dami niyang pinapakain. So, nangyari, nag-try siyang mag-apply sa iba as a messenger sa isang kumpanya na ang pangalan ay Fleming & Company. So, dahil nga hindi naman siya tapos, tinanggap siya as messenger, no? Messenger. Kaya lang, ang maganda, no, nung napasok siya sa Fleming & Company, which is pangalan pa lang, American na, no? So na-expose siya sa mga taong, alam mo na, matatalino, mga taong professional, na hindi yung mga, diba, talagang may alam sa society, sa mundo, sa mga nangyayari. Na-expose siya roon, tapos may sarili silang library, na-expose siya sa mga libro, binasa niya, no? Tapos hanggang sa natuwa sa kanya, marunong siya mag-socialize, natuwa sa kanya yung mga tao doon, binigyan pa siya ng ibang trabaho, kagaya ng warehousing, warehouse man. Eh, tandaan nyo, hindi siya nakapagtapos. Kung sa panahon ngayon, ang tinapos lang ni Andres Bonifacio is second year high school. Ganun lang, second year high school. Kaya dito na naman, nagkakasubukan doon sa mga may tinapos at wala, no? Kasi makikita mo naman, may tinapos, may saysay. Ay, walang tinapos, may saysay sa mundo. Meron naman, may nagma-masters pa, tapos pa ng master eh, perwisyo sa mundo. Di ba? Dito mo makikita na hindi talaga sa tinapos, sa pagkatao talaga, no? Kagaya ni Andres Bonifacio. Tapos, nangyari sa kanya, lumaki pala siya sa Tondo. Tapos nakakilala siya ng babae doon, ang pangalan ay Monica. Oo, kita nyo na, sa history pala yung pangalang Monica, kaya pala may mga kakilala kayong pinangalang Monica, no? Kala nyo modern name, Monica is an old name din. So, kaya nga lang, nung si Monica, 1 year sa marriage nila, hindi sila nagkaanak. 1 year, namatay si Monica sa sakit na ketong, no? Nung time na yun, wala pang gamot eh. Sa leprosy or ketong. So, namatay yon si Monica. Tapos, nung at age 29 na years past, nakakilala na naman siya ng isa pang
babae na pangalan ay Gregoria De Jesus. So kilala niyo na si Gregoria De Jesus, yung matapang din na ano, partner niya no sa KKK. So ayun, si Gregoria noon ay ano pa lang 18 years old, no? Kapitbahay din niya ito sa Tondo. So ano nangyari? Nagkaanak sila ni ano, nagkaanak sila ni Gregoria. Ang pangalan niya ay parang Andres din, Junior. No? Ayoko ko nilagyan nila ng Junior kung uso na ba 'yung Junior noon. Si Andres din. Tapos kaso kasama ang palad, baby pa lang si Andres. Namatay din sa smallpox. Parang chicken pox kasi wala pa rin gamot noon. Sa mga smallpox, wala pang bakuna ngayon, meron na, 'di ba? So namatay din si baby Andres. So ang dami ring tragedy na naranasan si Andres Bonifacio, no? Kaya naging hardened siya. Diba, mamatayan ng asawa, mamatayan ng anak, no? Tapos at an early age namatay mga magulang niya. So ang nangyari, kakabasa niya, no? Basa siya ng basa ng mga libro kasi ganoon eh, pagka hindi naman kasi siya nag-aral, oh no, siya sa kaalaman. So nangyari, napabasa siya ron sa libro ni na ano siya, sabi niya literary genius itong Noli May Tangere, at kasi although kwento lang siya, parang kwentong comics, no, may patama siya sa nangyayaring ano, sitwasyon ng bansa, maltreatment laban sa mga Espanyol, mananakop, injustice, no, inequality, mga ganon, mga basta yung mga pang-aapi na nararamdaman nila noong time na yon. Sabi niya, parang hindi patas, hindi tama. Bakit pa tayo ang sunod-sunurang mga parang mga alipin? Atin naman tong bansa na to, pero sila pa yung nagmamando. So nangyari, itong si Jose Rizal, naging idol niya, naging mentor nga niya dahil sa mga libro na yun. Makita niyo, libro lang yun ha. Pero parang kagaya ng mga ano yun, mga nangyayari mga vlogger, no? Yung mga marami silang following kasi nagugustuhan din yung sinasabi, no? Nagugustuhan din yung mga ginagawa. So ganun din si Andres Jose Rizal. Nagkaroon siya ng naging mentor siya ni ano, ni Andres. So nangyari nung minsang nag-setup ng grupo si Jose Rizal, yung La Liga Filipina, sumali si Andres Bonifacio. So ngayon magkakasama na sila. So La Liga Filipina. Tapos ayun nga, kung nabasa niyo, kung alam niyo yung history, dahil dun sa mga libro na yun, nagsimulang magkaroon, mamulat yung mga Pilipino sa buong Pilipinas na parang mag-aklas, no? Mag-aklas. Kaya lang, nahuli siya. Nahuli si Jose Rizal. Iba namang kwento yun, no? Hinuli siya, nalaman na, ano, na meron siyang balak na ganun sa mga kwento niya. Kasi pinamood-mood nila yung comics na yun, eh. Pinamood-mood nila, no? Kita mo, kukwento lang, no? Kasi fictional ang mga characters nun. Fictional. Parang sina Crisostomo Ibarra, sina Padre Damaso. Mga fictional yun eh. Hindi naman sinasabing ikaw to. Hindi kagaya ngayon na pag tinuro mo, ikaw to. Madidemanda ka. Hindi siya nagsasabi ng gano'n. Fictional. Pero hinuli pa rin siya at hinatulan siya na, alam mo na, binaril. Diba? Binaril siya sa Doneta. Di, ano nangyari? Pagkatapos doon, nagalit si Andres. Sabi niya, bakit niyo binanyan yung ano ko, mentor ko, no? So, hindi siya basta-basta nanahimik, no? So, binuo niya yung KKK. Tapos, ayun, nag-aklas sila. Nag-aklas, marami silang lugar na pinag-aklasan. At naging successful sila. Naging successful sila sa mga ambushes nila. Marami yan. Marami yan sa susunod na topic sa hanin natin yung mga lugar na pinag-ambushan nila. At nanalo sila. Nanalo sila talaga kahit na ang gamit nila ay itak. Ngayon, ito ang tanong. Karamihan ng mga KKK ay itak ang gamit noon. Itak. Pero, si Andres Bonifacio ay di itak ang gamit niya. According to the study, ultimo yung mga naiwan niyang mga ninuno, no? Yung mga ninuno ba tawag doon?
yung mga second next generation, hindi itak. Ang ginagamit niya revolver. Revolver na barrel. Meron siyang revolver. At hindi siya mukhang magsasaka. No, minsan lang siguro. Pero hindi siya sobrang hirap. Kasi nung napasok na siyang messenger, warehouse man, nakabili-bili na siya ng mga gamit. Hindi siya dukha. Hindi kagaya ng mga dinidipik nila na parang dukha. Siguro, pag nasa bukid sila o nasa, ano sila, nasa revolution, ganun. No? Pero kung, kasi, sumali ka sa La Liga Pilipina, pang magsasakang outfit. Hindi, lahat sila doon naka coat and tie, diba? Naka parang formal, no? Parang naka-Amerikana sila. So ganoon ang ano, kaya siguro si Octi alam 'yun, look. Hindi niya dinidepict na parang anong mandirigma na nakakaputi lang, may pulang ano rito. So 'yun muna, teka. Okay. Okay, some words from our sponsors. So this is Glow in the Dark, Carlica, Carla Maria. Pabon, sana magawa natin documentary ni Carla, how he started and struggles with the art. And kasi naging art therapy pala ni Carlica ang art. Just like me and many more siguro. Ni Marie Basilio, ganun din. Naging art therapy din niya yun. Pati si Ma'am Angel, yung founder ng Neoma. And this one is CEO of Neoma. Naging art therapy din. Of course, this is from the Mom of Saudi Arabia, Abdullah. And this one is Kenneth Ann. So this is Kenneth. Architect. This is actually floral abstract. Napakaganda. Napakaganda niya. Nakakatuwa siyang tingnan. Nakakasaya. And this is Griselda Manalo of Neoma. And then this one is just arrived. It just arrived. Untitled. This is for sale, of course. This is only 5,000. 5K untitled and unknown. Pero yan naman ang basis natin. This is acrylic. Di ba karamihan naman nakikita natin mga pinagsimulan is oh my god, may pirma yata. Hindi ko nakikita. Wala. Galing ano? Di ba karamihan naman ang mga artist natin ngayon, gusto nila yung ganyan, tabi ng ilog, may bangka, may nyog, may kubo. No? Bakit kaya ano? We leave the countryside, we leave the province to be artist, no, in university, tapos ipipaint natin yung countryside pa rin. Gusto pa rin nating bumalik sa countryside. Wow. Amazing. So this is for sale, ha? Pati pala yung kaya, no? Actually, lahat pala to for sale. Mura lang yung iba rito, pa 5,000 lang. Like this one is 5K, this one is 5K. Yung iba naman kasi hindi ko inaalam ang price. Because I'm only at the promotion side. Okay, let's talk about someone in history. This person is Willem de Kooning. Isa sa mga tinitignan ko. And maybe masyashock din kayo, no? Maybe masyashock din kayo kung paano siya gumawa. Charan! Willem de Kooning. Willem de Kooning is a Hollander, from Hollander, at a very young age. Siguro early teens niya, nag-stowaway siya sa isang barko papuntang New York. No, so wala siyang papers. So dahil wala siyang papers, ang ginawa niya, naging house painter siya. House painter. Pero siyempre, talented siya as an artist, no? Kaya siya gusto niya talaga magbuhay as an artist. Kaya lang dalawa siyang papeles and everything. House painter. Kaya naging canvas din niya is mga scraps ng construction. And paint will be house paint, no? Latex and enamel. Wala siyang pakialam. Pero, huwag niyong sabihin ganito ang itsura ng painting ni Willem de Kooning.
nanyanyamba siya, ano? O hindi siya marunong. Tandaan nyo kung bakit pinapakita ko to sa inyo. Actually, this is a woman. Babae to. Babae itong picture na to. Sikat na sikat to. Ipa-flash ko dyan, ha? I-overlay ko dyan yung mga history niya, no? Just for you, no? Para mag-isip kayo. Lalaroin ko lang yung isip nyo. Kagaya ng paglalaro ni De Kooning sa isip ko. This artist, hindi sila dumating na ganito lang ang art nila. Mga ano to? Realist, impressionist. Ibig sabihin, kaya nilang mag-paint ng portrait accurately. Napakagagaling. Papakita ko sa inyo to. Hindi sila tatawaging artist nung time na yon, ha? Hindi sila tatawaging artist nung 1900s kung hindi sila magaling maging realist. Kung hindi nila makokopya yung tao, hindi sila tatawaging artist nung time na 1900s nung wala pa yung camera. No? So, nag-evolve na lang, naging abstract expressionist, no? Kagaya niyan, ini-express na lang nila. Hindi naman niya pala gustong gawing nakakatakot yung babae na to. Kung hindi, gusto lang niya nagiging nakakatawa. Kaya lang na uwi sa nakakatakot. Kasi yung kulay niya parang fun, no? Pero yung mukha kasi niya, hindi naman ganyan ng babae, di ba? Nakalabas ang mga ngipin, lalaki. So, gusto niya naging nakakatawa, naging nakakatakot lang. Which, ginusto naman ng tao. By the way, this sells for millions. That's the deal. Itong mga to, selling for millions up to now. Pinag-aagawan, no? So, think about that. Pero ito, napansin ko noong 1900s, itong sina William De Kooning, naggagayahan sila nila Picasso, nila Jackson Pollock. Si Jackson Pollock yung pitik-pitik ng brush naman siya. Minsan, iyaano ko siya. Inano ko nga rin siya, parang tinignan ko nga rin siya. Kasi, ganyan, no? Nakikita niya yan. Ayan, no? Ayan, no? Nagdi-drip-drip lang siya ng mga pintura. Yun si Jackson Pollock. On another time, didiscuss din natin si Jackson Pollock. Right now, naggagayaan sila nila Picasso, nila Matisse. Makikita mo yung history ng paggawa nila. Naggagayaan sila, no? So, illustrations, no? So, si Picasso, Cubism. Ginaya rin yung Cubism. Kaya dito nagsimula siguro, eh. Abstract, no? Tapos nilagyan niya ng konting Jackson Pollock. So, si Henry Matisse naman, parang cutouts, no? Yung mga gawa ganun na, parang blots and cutouts. Titignan din natin yan. Mababaliw din kayo kay Henry Matisse na style na parang gawa talaga ng kinder, pero selling for millions, no? That's story of William De Kooning. So, si De Kooning ay nagtrabaho for 50 years na mayagpag siya. 50 years! Imaginin mo yun, 50 years. Kasama yung kanyang kabataan. Up to the age of 77, puro arthritis na siya. Still, hitting it up to 77. Nasa museum pa yung last niyang gawa. At ito, exactly 10 years back, sa Amerika, sa MoMA, sa Museum of Modern Art. Sinarado ang buong museum. Para ang ipalabas lang nila ay lahat ng gawa ni William De Kooning. So doon natin titignan, pa-flash-flash ko dyan yung mga gawa niya dati na makikita nyo sa pinagsasabi ko na naggagayahan sila noon, ha? Nakagaya rin ang ginagawa ngayon, naggagayahan din, di ba? Kasi, unnoticingly, pag nakita mo yung gawa ng iba, papasok na yun sa subconscious mo, eh. Wala kang intensyon na gayahin, kaya lang bilang tao, nagre-record yung memory natin, pag nag-iisip tayo, ano, lalabas yung ano, yung art na yon sa isip mo, hindi mo sinasadya. Like kagaya kahapon, nakausap ko si Tedka. I told him na ginaya ko din yung mata niya, natabing, ayan o. Oh. Yun nga lang, naging unique yung din akin, kasi yung kanya, dalawang matang tunay na mata. Ako, yung isa square, yung isa ganito. Oh, isang square kasi camera, di ba? Pina-adventure rider nga ako, di ba? Camera yung isang mata ko. Tapos yung isang mata ko. Tapos yung dot na yan, from Picasso yan. Kasi si Picasso naniniwala na lagyan mo lang ng dot yung eye, will be a full person, no?
Yun ang sabi niya, dahil nakita niya yun sa mga mask. Ganun lang daw, style mo. Lagyan mo ng dot, makikita mo na yung full person. Kasi nasa eye daw lahat ng gawa. So nakuha ko yung kay Picasso. And of course, yung parang abstraction and unfinished stuff. Yun. Kasi alam niyo na, yung art ko, I'm not trying to be clean. No? Gusto ko lang, I'm trying to be unique. Yung talagang kakaiba. Gusto ko sana yung mga hindi dapat na makita doon, makita doon. No? Just like this one, no? See? Diba? Just like this one, no? Diba? Hindi naman dapat magkaroon ng buhangin sa art. So may buhangin at saka tunay na skeleton. Pero of course, sa Pinto Art Museum, may isang buong skeleton ng bull. Isang buo. Okay, some more. What's happening? So we talk about De Kooningan. Very good guy. And of course, this is my Monet. You know Monet? Monet, sikat si Monet sa pond. Yung kanyang pond na ano, na art. So ito yung version ko. Pond. Grabe, nalaglag pa yung isang. Yung isang band, iba pala tayo. Yan yung version ko ng pond. Diba, yung sa kanila, acrylic, oil. Akin naman, 3D, no? Gusto ko ito kasi, hindi naman siya mukhang pond kasi. And of course, our TikTok. Ito yung ano, yung lata. Tignan niyo yung lata, oh, napuno ko na. So, it's coming up looking good, no? Yung robot na may lata. Ito naman yung TikTok star. Nagpapa-ano ko eh. Nagpapa-dry up pa. Ano ba naman itong glue ko kasi? Hindi naman nag... Oo, oh, meron na siyang beads, oh. Tapos, ayan na yung... Teka, itatayo ko. Ayan. Ayan na yung ano niya, cover niya. See? This is the TikTok star. Mukhang maganda siya, kaya lang, hindi pa ito yung likod eh. Yan. Ito ang likod. Yeah, this is for sale! Maraya yung TikTok star na yan. So maybe pag nag-click yung gantong art, I'll be... Madalas ako sa paete because I have to get more around wooden sculptures. Eh. Ito yung wooden sculptures. Ano yan eh. 50 years na yan sa bahay. I remember nung nagkaisip ako na andyan na yan eh. Kaya lang, hindi kami tumitingin kasi nga sexy. Siyempre, bata pa ako nun, di ba? Pinagbabawal lang kami ng mga tao sa bahay. Don't look. Ngayon ginawa tuloy. Tinago na lang sa kung saan-saan. Tinago na lang kasi hindi rin may expo dahil alam mo na, it's nude. Hindi lang eh. Siyempre, bata pa ako eh. Hindi lang siya nude. Puto lang ulo. Hindi siya pinakakatakot, di ba? Ang ginawa dyan, chop-chop lady, walang ulo, walang kamay. Yung pala, ano pala yan, yung Venus torso. Ang tawag pala sa art is Venus torso. It's made from acacia. So this is 50 years old and still ang tigas. Talagang hardwood. No? Now, I made it to a pop art. Kasi nung siya ay pure wood, old fashion, walang pumapansin. Now, it's a pop art. For sale. Now, what's coming up? So, what's coming up is, of course, this few days we'll still discuss Andres Bonifacio, our father of Philippine Revolution, birthday niya sa November 30. And that art, Andres Bonifacio cloth art, is for sale. And meron kumontak sa akin na Neoma Galleria will look into a foreigner black artist, wooden black artist. So sa weekend yun. Yun, so yun muna. Machong, dito sa gallery. Peace. So ang gagawin natin dito,